May Yamaha tayo dito mga paps na bigla na lang tumerik. So ayaw na niyang umandar. Ito yung Yamaha fuel injection mga paps. Tingnan natin kung anong dahilan kung bakit ayaw niyang umandar. So ang unang tingnan natin dito mga paps, kung nagkaroon ba siya ng error code. So dito natin tingnan mga paps kung magkaroon ba siya ng mga blink. Pag may blink mga paps ay ibig sabihin ay mayroon siyang error code o may nasirang mga parts ng fuel injection mga paps. So itong unang light mga paps ay normal lang. Kung mayroong susunod gaya nito mga paps, ang ibig sabihin ay mayroon siyang error code. So ito yung dahilan mga paps kung bakit ayaw niyang umandar. So dahil may error code siya mga paps, tuturuan ko na lang din kayo kung paano magbilang ng error code ng Yamaha fuel injection. Yung medyo mahabang light ng indicator error code mga paps ay ang count noon ay 10. At yung maiksi na blink mga paps, ang count noon ay 1. So subukan natin bilangin mga paps. Hindi kasali yan, normal blink lang yan. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. So ang kanyang error code mga paps ay 46. So ang naging sanhi ng kanyang pagtirik nito ay yung kanyang charging system. So, either stator yung sira, regulator, or yung kanyang battery. Sa pag-troubleshoot ng charging system mga paps ay kailangan muna nating tanggalin yung positive ng battery. Para mas madali nating malaman mga paps kung nagbibigay ba ng kuryente yung regulator patungo dito sa battery. Dito na lang natin ipitest yung stator kung may kuryente ba mga paps dito sa kanyang regulator. Ang wire dito ay galing itong stator. Ang yellow wire na to mga paps ang nagpapailaw ng headlight, taillight at iba pang pinapailaw ng wire na to. At kinokontrol naman ng regulator para hindi siya makundi. At itong red wire naman mga paps ay patungo itong battery. At itong white wire dito mga paps ay galing din itong stator, positive. At papasok dito sa regulator at ang regulator naman ang nagbibigay ng kuryente dito sa red wire para ma-charging yung battery. At ito namang black mga paps ay ito yung kanyang ground. So dahil charging yung nasira dito mga paps, ititest light na lang natin itong white wire kung may kuryente bang umabot dito. So kick na lang natin mga paps kasi nag-drain yung battery. So nag-ilaw siya mga paps. So ang ibig sabihin, hindi ang stator ang sanhi ng charging o yung pagkakaroon ng error code. So try nating i-test
Yung red wire naman. Pag hindi siya ilaw mga paps, ang ibig sabihin, sira itong regulator. So hindi umilaw itong red wire mga paps, so ang ibig sabihin itong regulator ang sira. Kaya siya nagkaroon ng error code. Kaya ayaw na niyang umandar kasi nagdidrain na yung battery. Ito kasi ang nagbibigay ng kuryente patungong battery. So kailangan nating palitan itong kanyang regulator. So napalitan na natin yung regulator mga paps, kaya ibalik na natin itong battery. So subukan nating pandarin. So nandyan pa rin yung kanyang error code. So i-try nating pandarin, baka mawala yung error code. Pag hindi nawala mga paps ay i-erase natin yung kanyang error code. So nawala na yung error code mga paps, kaya di na natin kailangan i-erase yung error code.